So ito guys, ako kwento ko sa inyo kasi may bago akong nadiskubre. Nabasa ko tong article na to, hindi lang pala sa basketball nanlalamang o nandadaya itong Cambodia sa SEA Games, okay? Pati sa mga ibang laro din. Ito, normal naman kasi pag yung host country mag-i-introduce ng bagong sport na mas familiar sila. So yung Cambodia nag-i-introduce ng martial arts na Kun Khmer tsaka Kun Bukator tsaka yung local chess game nila na Ok Chak Trang. Okay, so advantage sila doon. Okay lang yon. Sa akin normal lang yon. Kung gusto nyong i-introduce yung laro, walang masama doon. Pero ito yung mga panglalamang na ginagawa nila para maraming gintong mapanalunan na. Sa badminton, yung men's and women's team events will feature only stronger nations like Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, and Philippines. Okay, so yung men's badminton, women's badminton, yung anim na yun lang yung kasali. Okay, so bakit hindi sumali yung mga mahihinang bansa? Yung Cambodia kasi mahina sa badminton. Alam nila wala silang tsansa laban doon sa anim na yan. So anong ginawa nila? Oh, hiniwalay nila. Nag-introduce sila ng bagong mixed team event. So may lalaki, may babae, at ang kasama lamang ay yung mga mahihina. Cambodia, Laos, Myanmar, Brunei, tsaka Timor Leste. Tingnan mo, napaka-utak talaga nitong Cambodia na to, no? O sige kayo, may medal naman kayo dyan sa men, sa women. So sige, sa inyo na yan, no? Diba? Yan na yung mga main na attraction ng badminton, eh. Yan yung ano, diba? Sa amin na tong mix. Sa aming mga mahihina. Para may medal din kami sa badminton, hindi kami masiro. Napaka-utak ng Cambodia. Tignan mo nga naman yan, no? Oh, a similar situation is also happening in traditional boat racing. Yung women's three crew event sa boat racing is exclusive for weaker nations, although the finalist has not been released. Napaka-gulang. Oh, nag-react yung mga ibang bansa. Sabi, it devalues the medals because the champions will not be the best team that could have played. Doon sa mixed doubles nila na badminton, 'di ba? Hindi mo nasama yung mga taga Indonesia, Thailand, Singapore. Paano mo masasabi na kayo talaga yung the best? Maaring sa record books meron kang gold medal, 'di ba? Pero unfair eh, kasi wala man lang tsansa yung ibang bansa to compete for that medal. So napakadaya talaga nung ginagawa nung Cambodia. So sa akin, I think kailangan pag-usapan ito ng mga bansa sa SEA Games. Huwag na payagan yung ganyan ka-powerful o ganyan na pwedeng magdesisyon yung pala desisyon yung mga host country. Sa akin okay lang yung ano, magdadagdag ka, magbabawas ka, magi-introduce ka ng laro na advantage sa iyo. Tayo, nag-introduce tayo ng esports. Okay? O, yung nananalo din naman dyan yung mga ibang bansa. Pwede natin, di ba, yung bowling. Magaling tayo doon sa bowling. Pwedeng, so, walang masama doon na mag-introduce ka, magbabawas ka ng mga sports na hindi naman ganun kasikat to tailor fit yung strength ng bansa mo. Pero yung aabot sa, ikaw pa yung pipili kung anong bansa yung kasali, anong bansa yung hindi, parang mali naman yata yun. Hindi na yata tama yun, di ba? And yung itong sa naturalized din, syempre, alam din naman natin yung problema dyan. Nawawala yung essence ng laro. Parang dinadaya mo lahat para lamang kayo yung mag number one sa medal tally. So, hindi lang po sa basketball. Hindi lang sa bilyar, di ba? Sa bilyar, Korean, yung nakalaban nitong si Efren Bata Reyes. 'Di ba? Sa karamihan po ng sports na sinasalihan po nila ay ganun po ang ginagawa ng Cambodia. Parang whatever it takes to win. Minsan po eh pandaraya na lumalabas. Hindi na po maganda 'yon for the game. And you have to draw the line somewhere. Okay? So sana po after nitong SEA Games ito mag-usap-usap yung pong mga bansa at mag-set na ng guidelines na ito pwede, ito hindi, para hindi na po maulit. Ito pong linoleum games na ginawa po ng Cambodia. Okay, so yun lang po. Kwento ko lang sa ang kulit eh, di ba?
So see you po sa next video po natin. Bye bye guys. Tomorrow, Gilas versus Indonesia basketball. Let's go Gilas. So kanina po yung ating volleyball team, sila Liza Valdez, hindi nakapag-bronze medal, sayang. Yung boxing naman po natin, apat na gold medal. So congratulations po sa mga boxingero po natin. Actually, gusto ko din gumawa ng video separate about that, okay? Kasi tingin ko kailangan mas mag-focus tayo sa boxing mismo, okay? Boxing, basketball, weightlifting, volleyball na din siguro kasi mga nagpapasaya sa atin. So see you po sa next video po natin, guys. Bye-bye.